What's up sa inyo mga tol? Dito naman ako, RJE Vlog. Ngayong araw, Wednesday, kukunin natin yung cylinder head natin kay Santino. Wala akong sasakyan kasi gagamitin yung isang kotse. Sakto, nasiraan si B-Boy. Hindi ko man sinasabing good news yon pero sakto. Bale, ang nangyari sa kanya, yung spark plug, yung socket ng spark plug niya ay natagas ng langis. So, sakto nga dahil na-test ako yan, medyo alam natin. So, di po, pinalta natin yung mismong socket niya kesa sa yung seal kasi luma na yan. Luma na to. Ito yung pinaltan sa kanya. So, 300 lang yung nagastos. Yan. Kesa silang paltan, pinalta na namin pati yung baso. So, wala na siyang leak ngayon. Then, tandaan yung, anong tawag dito? Yung lock ng battery ko, binigay ko na din sa kanya kasi anong nakalagay dyan kanina? Yung rubber? Goma. Eh, baka tumalsik. Alam naman, natalsigan na din ako ng battery sa kotse ko. So, ito, mas safe to. Yan, wala na namang gagamit yan. So, ngayon, pupunta tayo kay Kuya Nicky dun sa FA Auto Service. Yung sa tropa ko, doon kasi pinagawa. And pumayag siya na i-vlog natin yung kanyang mga sasakyan doon at yung shop niya. So, lagi ako nagre-recommend sa mga nag-chat-chat sa akin kung saan ako nagpapagawa. Doon ko pinapapunta. So, i-vlog natin kasi madami mga sasakyan doon na classic, mga nire-restore niya, yung kanya mismo, mga rare pops, at yung mga pangkarera na ginagawa niya nandun. So, punta tayo doon ngayon. So, malapit na kami. Ngayon lang ako mag-vlog sa harap ng ibang tao. Buta na nakakahiya. Pero, wish me luck. Baka pa lang ko na mukha ko para sa content nyo. Edit ka. So, ayan. Mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano pumunta doon. So, mga lampas lang ng STI. Diretso kayo ng konti. Then, ay makikita kayo dyan kakananan. Nari. Naring dilaw na building na to. Kaya may papasok na. Ayan na yun. Then, diretso inyo lang agad doon. Parensya ako tayo kami ng ano nga, tol? Oo nga, tol. Maraming sa presyon sa'yo. Yun. Tayo na, nakakahiya. Kailas ang tropa mo dyan? Daming tao, buddy. Saan nakadilin eh? Oo, parking mo. Ano naman yan? Uy! Nagbablog ako, dami pa ng tao. Ino ka na. Mamaya ako. Mamaya. Ay, sila yung head. Masakit sa head dyan. Nagbablog ako, pang ano, content na din. Sabingi yung ano. Dikit. Hindi, baka napansin ko na yun nung una. Hindi ko lalo kung pantay na ako. Hindi na ako na lang. Ang ganda ng kotse na yun. Ano kani? Ganda ng engine bay, oh. Nalagay na kulay natin. Ayos na lang ang video ko, ano? Oo. Problema. Yan ang, ano ni Rex? Dini, dati yun eh. Dito na glili. Dito pala, dito. Oo. Lakas ng daanan, ano? Oo. Nung carbon pa siya, ano? Ari yung tropa kong ginagawa ko owner sa bahay. Ari nung carbon ay okay pa. Ay, ano, ari ba nga? Nilihan mo din? Ah, yes. Sige, silipit ang pagkaka, nung namin nilihan eh. Ari nakaangat ito. Oo, tsaka ito. So ano yung okay? Lalagyan ko na lang ng tri-band ano. Tingnan mo yung eh, yung black. Pantay din? Hindi, hahanginan mo yung mga buta. Mabubugan mo ng ano. Nasaan yung mga ganito? Ano po yung shop, mga kaibigan? Ah, nasa bahay. Shop, baka naiwan. Kompleto? Oo, kompleto naman. Baka, yan kasi basta ako binaligtad na dahil magmamadali na ako. Ito lang nakita ko dyan. Sige, nandun pa yung iba. Paano ko na, ano, hanginan? Yung ano? Yung ganito?
Kasi ano na yun. Mga puta kasi madumi na yung kaya hindi matork ng ayos. Oo, matork ng ayos. Hindi masagat. Kaya aga 80. Meron naman ang torque. Meron ang pagano mo. Sakto na. Ah, yung 10, 20. Bento po ka muna ng 7. Paano ka malalang pag mapuputo na? Kasi parang bigla lumambot. Oh. Eh pag gano'n, titigil ko na. Oh. Ano, papalitan ko, okay na. Papalitan na. Sige. Pwede ko kayo i-vlog ang content. Ang content. Eh dami nagtatanong sa akin, saan ako nagpapagawa ang kotse. Lagi ko din itinuturo. Sorry yung bagong race car ng Kuya Nicky. Yeah. Nung huli, yung love life. Yung love life. Naka 2cc. Dati yun ay naka 4EFT. Naka 4EFT. Kaya ako nung nag-4EFT dahil sa Kuya Nicky nung huli. Dahil, ano nga yung setup na nung huli nung 4EFT? On the box. Tapos, Porsche Palace. Stuck na yung iba, ano? Oo. So, ari yung bago niya. Ari, anong setup naman ito? On the box din. 4AG na silver top, ano? Gano'n pang ganyan? Mga nasa 35 yan? 35 yan. Pero okay na po yan, tapos naman. Oo. Oh. Kasi small body na din. Dalawa na tayo small body. Oh. Tapos ari kay Kuya Lloyd. Pwede ko kayo sama to. Anong setup na din eh. Last pack lang. Silver top. Yeah. Sa sunod na laro tayo magkakasama na. Pwede ko kayo sama yung mga rare cars doon. Ano ka mga... Ayan, ari yung rare cars. Di ko alam kung anong kotse to eh. Ito, manta! Ah, ayan na, two-door. Dalawa to, ano yung isa? Ganun din? Ano bang ano yung amanto? Opel? Opel? Natakbo na to? Oo, natakbo yan. Hindi mo ba nilalabas? Hindi palang buo? Hindi, buo na yan. Yun lang ang ano. Ganda to. Ayan, ang ganda. Asya to, ano to? Muscle car ba to? Muscle car ni Benjamin. Tayo na, mo to nakita. Yan pala maganda dalhin sa BRC, ay, ano? Vin Diesel nga. Grabe. Ari na, sisilip ko lang, hindi ko masyado pinasok. Ayun, MSD ah. Rare din to eh. Ayos ah. Yan ang ginamit din dito yung panitin. Grabe, parang napanalang ko to, Mopar. Parang napapakinig ko sa Fast and Furious. Ayos ah. Yan, Challenger yan. Kailan mo yan nakakuha? Matagal na yan? Tagal na dyan. Mm-hmm. May bala ko ilabas. Kaya lalabas. Ari muna, ano? Oo, ito. Ari na abangan ko. Nung huli, ang iyong kotse, yung ano, yung KE, KE30 SR. Ang makina nun ay 4AGZE. Aso na sold na din.
umuwi na kami, nandiyan na yung cylinder head. So, yun, sa mga lagi nagtatanong saan nyo dadalhin ng mga kotse nyo, mga specialty tungkol sa specialty sa pangkarera, pangre-restore, kahit mga kotse nyo ay mga rare packs, doon yung dadalhin. Pati nung huli may mga Porsche doon, merong Supra nung huli, tapos meron doon ako makikita nyo sa mga background kanina, meron doong BMW, may Benz, lahat na nandun, mga restore, pangkarera, maintenance, so yung mga basic na naiisip nyo, pwede nyo sabihin kay Kuya Niki kasi napaka-bite niya, yan yung tumutulong sa akin pag wala akong alam sa mga gagawin ko. So, uwi na tayo, kakabit natin, tulungan doon na yung B-Boy. So, tara! So, paano reverse nito? Ang gala na yun. So, hindi na kami sa bahay. Nag-burn out lang kami ni B-Boy. Warm up. So, sa pauwi namin, nasan tol yung binili ko? Ay, nung pauwi namin, bumili ako nitong ito. Three band ata tawag. Basta yan, three band. Bali, isang gasket na lang daw gagamitin ko. Kasi yung 4EFTE niya, ganun din ang gamit niya. Isang gasket lang din. Then, kaya daw hindi mag-seal ng ayos at nagli-leak. Eh, dahil talaga nito. Yan, kasi DIY lang yung ginawa kong hasa sa kanya. So, kulang pa yung ginawa kong hasa. Kaya sila na yung nagpantay kasi pag hindi ko na kaya, bumayad na lang ako. So yan, di daw talaga pantay yung pagkakahasa ko nung huli. So yun, nahasa na nila. So pantay na yan. And bago ko ikabit yan, lilinisin ko muna yung surface ng block. Yung surface ng block, so kukutkutin lang naman din, gawin na natin, so tara. Ayun na. So, meron tayong tatlong bagong gasket, pero ito yung medyo pinakamukhang bago. So, ito ang gagamitin natin para wala na talaga tayong maging problema pag pinabit natin yung head sa block. So, kukutan lang daw muna natin itong tri-band, hindi ko alam kung bakit, pero ito yung ginamit niya. So, gagawin natin ito. Hindi ko alam kung paano yung ginawa to, kung ginawa yung inyo, pero isang gasket lang talaga gagawin ko kasi yun yung sabi ni Kuya Niki. Eh, yun ang gagawin natin. So, nakuta na natin magkabila. Lagay na natin. Pinatuyo ko lang ng konti. Pero, wag sobra kasi dapat magko-contour siya sa shape ng head natin. So, wipe lang natin yung excess. Then, patuyo na konti, lalagyan na natin yung head. Okay na to. Start ito. Lain na? Oo. Bale, nung una kasi, meron siya akong nararamdaman na play na konting left at right. So, ngayon, pantay na siya. So, okay na. Ngayon, lagyan na natin yung head bolts. So, nakabit na natin yung 90% ng mga pyesa.
Eh, nalagyan ko na din siya ng tubig. Yan. Tapos wala naman siyang leak. Katulad nung huli. So, sana pantay na pantay na. Kasi meron siyang leak dito sa ilalim ng radiator. Dun sa... sa drain plug niya. So, bukas na naayusin yun. Pero, dun sa tabihan ng mga head gasket, wala na. Then, dito... hindi ko pa nakakabit yung crankshaft pulley kasi nung nasiraan yung tropa ko, eh, naiwan ko yung socket sa kotse niya. So, mamaya pupuntahan ko na lang. Scooter na lang ako. Then, kakabit ko. Then, hindi pa siya mapapastart kasi pinapatuyo ko pa yung mga gasket maker na nilagay natin. Bukas na lang. So, yun po. Dun ko muna tatapusin yung video ngayon kasi... pagkakuha ko nung sakit sa tropa ko, then pagkuhuwi ko, gagawin ko na sana yung kulang at ikakabit ko na. Kaso, pagkatanggal ko, hindi ko alam kung saan nagpunta yung sakit. Hindi ko makita, hindi ko mahanap kung saan ko naipatong, kaya hindi ko din nabuo. So, okay lang naman nyo kasi bukas, mag-upload ulit ako. Parang sud-sud na tong upload hanggang mabuo kasi... Sabado nga, may goal na tayo. Pag may goal, nagmamadali ako. At ginagawa ko. Pag may goal. Pero pag hindi ko pa trip matapos at wala pa hinahabol, so, pag ganun-ganun lang tayo. Eh, ngayon, meron tayong hinahabol. So, baka mag-daily vlogs tayo. And bukas sana mapastart na natin. And yun lang. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And let's go!